Magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod. Wow, finesse, no? Pero ano po to, this is a personal reading po, no? Pero nakakatuwa lang po na ito po is pumayag po si client na i-share ko po to sa inyo itong reading na ito. So I hope na makaresonate. Kung sino man po makaka-resonate, no, is pa-comment na lang po. And syempre po paki-like and share and subscribe, no, paki-click po ang subscribe button and paki-push na rin po ang notification bell or click it, no, para po maging updated po. Kasi this is about love reading, okay? So sit back and relax, no, and listen na lang po dito sa ating personal reading po ng isang client. Okay, so ito po is nagtanong naman po ako if possible po na pwede ko po siyang i-share po sa inyo, then pumayag naman po siya. So let's start. Okay, Panginoon Diyos Ama, ako po ay naririto po sa inyong harapan. Ako po ay humihingi sa inyo ng gabay, suporta at mensahe para po sa collective. Ito po is para po sa aking isang kliyente na nagngangalang, at ito po ay para po sa kanya person na si... Okay, ako po ay nananalangin na ako po inyong samahan at bigyan niyo po ako ng sahay patungkol po sa kanyang person para po magkaroon po ng mga kasagutan po yung mga kanyang katanungan. Naway ako po yung bigyan niyo po ng proteksyon, ganoon na rin po yung mga nanonood ko, ang aking mga subscribers, followers, viewers, para po mailayo po kami, layo po ang lahat po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at ng mga klase ng karamdaman at tukso. Kami po ibigyan po ninyo ng kalakasan, ng katawan sa araw-araw, nang sa ganun po maisagawa po namin ang aming mga misyon dito po sa lupa. Maraming maraming salamat po. Amen. Okay, so umpisa na po tayo. Anak ko po yun, ang ingay po, no? Okay, so syempre po mag-umpisa po muna tayo dito sa message. Okay, so ito po is mag-blow na po ako ng ano, ng name ng person. Ayan. Okay, so start na po tayo. Sabi ko po muna yung ibang cards. Okay, so start na po tayo. Hingi po tayo ng mensahe. Kung sino po yung makaka-resonate, no, please, paki like po ang subscribe. Ayun ba yan? Dami lumabas. Paki-click po ang subscribe button. Then, click nyo po ang notification bell. Then, paki-like and share na rin po. Okay po. This is love reading po, ha? Love reading. Okay, missed opportunity. Okay, so I didn't act when I should have. Okay, so marami po itong ano, parang alam niyo po yun, marami siyang mga gusto. Marami siyang gusto sa buhay-buhay. Or sa, marami pa siyang gustong gawin. No? Pero, andun yung hesitation na gusto nitong person mo, pero andun yung parang may umaawat. No? Or parang, actually, ano to, ang dami talaga na sayang na opportunity nito. No? Especially nung magkasama pa kayo. No, ang dami. Meron siyang mga parang na-ignore, yung mga ganyan, ano. So, hoping na maging maayos ang lahat this time, no, pero andun yung, marami sana siyang gustong gawin eh. No, kaso parang may humahad lang, or parang meron talagang delays lang. No, pero hoping na sa pagdaan or sa pag-usad nitong reading na to is, makita niya kung ano yung mga dapat niya talagang gawin sa mga susunod pang mga araw or years, ganyan. Ngayon natin kung ano pa yung mensahe niya para sa'yo. Ay, ang dami. Wait lang.
Okay, so we have, wow. Okay, so dito, no, is parang meron siyang realization, ano, na parang nare-realize niya daw yung mga flaws niya. Ibig sabihin, meron talaga siya rin may mga pagkukulang din sa'yo to, no, collective. No, itong person mo is alam niya na may mga pagkukulang siya, may pagkakamali siya. No, siguro kung nasan man to ngayon is andun yung nare-realize niya na parang ikaw pa rin yung mahal niya. No, ikaw pa rin yung hinahanap niya. Parang gusto niyang makita ulit yung kaliwanagan. Gusto niya ulit makita yung dating saya, yung dating niya nararamdaman nung ikaw pa ang kasama niya. Okay, kasi sa ngayon is naandito dito yung merong gumagawa talaga sa kanya. Anyway, sa mga ano po, sa mga subscribers ko, ito po kasi is yung client ko na yung person niya po is may kargang gayuma na binabaklas ko po ngayon. So ito po yung standing po nung ano, gayuma. Okay, so next is unappreciated. Okay, so ito yung mga nararamdaman niya before. Bakit niya to nararamdaman na parang hindi daw mo siya na-appreciate sa mga ginagawa niya? Ano na lang po to, manipulation na lang po to, na parang kahit na parang you do your best, no, para alam mo yun, ipakita sa kanya yung parang hindi lang sa interest eh, o kundi yung love na meron ka sa kanya, pero sa kanya parang not enough. Meron siyang hinanap na nakita niya doon sa isa, pero ang pagkakamali niya at nakakatakot doon na habang nakikipagharutan siya doon sa kabila is andun na yung binibigyan na pala siya ng love spell na lalong nagiging deepen, nagdi-deepen yung relasyon niya doon sa babae, doon sa person ng person mo, no? Pero hindi totoo na kumbaga na hindi parang nararamdaman niya raw na parang wala kang pakialam sa kanya eh. Pero ang totoo naman is na andun yung love mo, no? Andun yung love mo. Yun nga lang talagang parang nung nakilala niya tong girl or nakachat niya na tong girl, ang dami niya nang hinanap sa'yo na parang nagbulag-bulagan. Dati naman is happy naman kayo sa isa na andun yung contentment. Pero andun yung biglang sa isang pitik nakilala niya tong girl is biglang nawala lahat. Parang binaliwala niya lahat. Na parang humanap siya ng butas na parang hindi ka daw nagki-care. Pero ang totoo, ang daming care si SSS, no? Yung mga ganun. Ano lang, parang alam mo yun, doon na kasi nag-start to, nagtatagang nag-start na yung love spell sa kanya o yung gayuma. Then, wala na, bumagsak na lahat. Gumuha na ang mundo niya sa'yo, then nangibabaw na yun sa Shobetra. Okay? So, tingnan po natin kung ano pang mensahe. Oh, see? There's a dishonesty, no? Andito na yung nagsisinungaling na siya, ang dami niya ng dahilan, ang dami niya ng palusot, na dati naman is hindi. Okay? So, ito is one of, ano din na to, one of his or her regrets, no? His regrets, actually. Okay, so meron siyang unfinished business talaga sa'yo, no? We still have things to resolve and discuss. Kasi alam niyo yung paghihiwalay nyo, no, is oo, ando naman, medyo smooth, medyo lang, pero ando yung walang closure talaga, na ganto ganyan, ganto ganon, wala kayong pag-uusap eh, na bigla na lang ganon, biglang sa isang iglap, is biglang nagbago, biglang parang nagkaroon ng ibang ihip ng hangin, kasi nga, napalipad hangin, yung ganon, so, ito is talagang, maghaharap at maghaharap pa kayo nito, so, ito na yung time na parang, may realization na dito, no? So, yung ginagawang pagbabaklas dito is andun na yung nagkakaroon na ng progress kasi nakakapag-isip na siya. No? Nakakapag-isip na siya na kailangan i-resolve ko sa'yo kasi parang andun yung pumapasok ka lagi sa isip niya, hinahanap ka niya, yung mga ganun. So, now, is andito na yung parang, yun nga, may dishonesty na kung ano-ano na hinahanap na sa'yo and andito nga yung unfinished business na kailangan yung pag-usapan na hindi naman pwedeng deadmahin. No? So, tingnan pa natin yung iba. Pero mamaya, alamin natin kung meron pa siyang love spell or gayuma or kulam or what, no? Mamaya. Okay, so now, is parang andito yung I need more time to think. No? Kasi andito yung talagang ikaw pa rin ang hinahanap niya. No? Kung bakit ganun, dito, ikaw ang hinahanap niya pero sa isip niya, iba. Bakit? Kasi nga,
Pero ang kagandahan nito, mas sumisiksik ka nito. Parang nangingibabaw na ngayon yung heart niya. Yun lang ang maganda rito. Kumbaga, yung ginagawa nating pagbabaklas dito is nagkakaroon na siya ng progress. No, hindi siya nakastuck. Meron na. Okay? Pero kailangan niya pa ng time alone. Actually, yun ang gusto niya eh. Gusto niya muna mag-spend ng time alone. Pero makulit lang yung ano, yung person, ng person mo. See, meron sabotage, no? Meron talagang sabotaheng nagaganap. So, ibig sabihin dito is talagang andito yung siya mismo. Tanggap niya sa sarili niya na nasaktan ka niya. No, na talagang parang nahihiya siya sa mga pinagagawa niya. Na nagpunta rin siya dun, no? Okay, so let's start. Let's resume. Okay, so yun nga. Merong sabotage, no? Na talagang talagang meron siyang mga hang-ups, no? May mga ganun din siya. Siyempre, tao lang po, may pagkakamali. So, ito po is isa sa akin, no? Consider niya na isa sa pagkakamali niya, no? So, again, yung iba naman po kasi talaga, actually, ang love spell po talaga is talaga pong may expiration yan. 6 months, 1 year, tanggal po yan. Matik. Pero yung iba po kasi talagang iba pong person or iba pong talagang involved na lover or what, is andun po talagang hanggat maaga po is gusto po nilang matanggal. Kasi ang nagsasuffer po is yung relationship or yung family. Kailangan po mabuo ulit. Okay? So, yun. Aminado naman siya na marami siyang pagkakamaling desisyon sa buhay niya. And lalo na yung ngayon. So, meaning po dito, since binabaklas po siya, so andito na po yung nare-realize niya unti-unti, no, na andun yung may pagkakamali siyang ginawa na naman sa buhay niya. My goodness. Okay? Okay, so new chapter. Wow, I'm trying to move on. So, tinatry niya dito na makaalis or parang gusto niya na ulit na parang magkaroon ng alam niyo yon ng yun ng freedom, no, dito sa mga nangyayari sa kanya. Kasi parang andito yung alam niya na mali yung ginawa niya, alam niyang may mali, no, alam niyang may something na mysterious na nangyayari sa kanya, no. Kasi bakit naandun siya sa girl pero ikaw ang nasa isip niya, ikaw ang nasa puso niya, ikaw ang hinahanap niya, ikaw yung nakikita niya, ikaw yung na-vision niya, no? So isa yan sa parang pagka nagkakaroon siya ng pagka parang aligaga, no, yung ganun, nagkakaroon siya ng worst, later babalikan natin, nagkakaroon siya ng mga worst experiences na kahit na andun siya sa kabila dun sa gumawa ng spell. Okay, so let's see kung ano pa ang ano natin, tingnan natin kung ano yung talagang development, no, sa kanya dito kay ayan, person. Person mo dito, collective. Okay? Yan natin kung ano. Let's see kung ano. Tarara! Okay, so we have Taurus energy. Mm-hmm. Tignan natin kung ano pa ang mensahe. Okay, so may isang bumaba, may dalawang bumaba. My gosh! Nakita na naman akong ritual. My goodness! Okay, so we also have Aquarius energy. Selfish. May cheating. But that's because of the ritual. And gusto niya ng new beginning. Nakakagigil. Alam nyo yun? Nagkaroon siya ng cheating dahil nga dito sa black ritual na to. Nakapanloko siya dahil dito sa black magic na to. So maybe, no? Itong Taurus energy and Aquarius energy. We have maybe itong person na to, yung gumawa sa kanya is isang Taurus and ang nagpagawa is isang Aquarius, no? Or ano man doon. Ganon. And etong mga taong to is selfish na parang gusto nilang maging masaya, high na high, ganyan, no? So gumawa sila ng paraan para itong taong to, itong person mo collective is manloko or lokohin ka. No? Hanggang sa yon na meet niya to. Tong girl na to. Now,
ang nangyayari nga lang dito, bakit siya nakapanloko nga, is dahil dito sa black magic na to, which is talaga niritualan siya. Hindi to basta-basta spell. Hindi to basta-basta love spell. It's a ritual. So this is medyo malalim. No, na talagang mahirap baklasin talaga to. Pero ganun pa man, napaka-powerful talaga ng heart kasi andun yung talagang pagka-umiral po ang heart, no? And luckily, no, is na andun po yung ano to eh, na-realize din niya yung mga pagkakamali niya dahil nga rin na rin po doon sa ginagawa namin na baklasan. Okay? So, new beginning ang gusto niya. Yan. New beginning ang gusto nitong person mo, collective. Okay? Gusto niya ng bagong buhay. Kasi nga meron din dito, I'm trying to move on, which is yung new chapter ng life niya. Parang gusto niya namang baguhin. Ayaw niya lang gano'n na nasasadlak siya sa gano'ng sitwasyon. No? Na parang more on manipulation, more on parang ano ba, nagiging sunod-sunuran na ako dito, nagiging robot na ako dito. No? Yung ganun. Parang sinasamantala na nila ako. May nararamdaman na siya nung ganun. And through foods and drinks, talaga siya dinali. No? Ito yung ritual na ginamit sa kanya, sa foods and drinks. So, kailangan dito, naku, talaga naman, kailangan medyo marubdubang ano to, ritual din at baklasan. Okay? Actually, this is an update talaga sa ritual na ginagawa ko or baklasan doon. Still, ang kagandahan lang po talaga dito is meron pong progress. No, na nagkakaroon na po siya ng realization, na hinahanap niya na rin po ng isa, na gusto niya rin po makausap, na ganun, kahit na under siya ng spell or ng black ritual. Okay? Na nare-realize na rin na mali yung mga pinagagawa niya sa buhay. Yun lang po maganda. There's a witch. Diba? Na gumagawa ng foods and drinks. I mean, ng, ano, ng spell sa foods and drinks. At talagang gusto nito is talaga mahiwalay sa'yo, collective. Okay? Yan ang wino-work out talaga ng witch. Okay? Or ng black magic ritual na yan. Pero sorry, nandito na yung nauuntog na unti-unti itong person mo dito, collective. Ay, tumalsik. Ang layo. Okay, so mentally ill talaga siya. Si person mo, mentally ill. Teka lang, ang layo na nilundag ng card. Pumunta ng ano? Pumunta ng Manila. Tsari. Pumunta ng Manila. Okay, so stay in love daw. Still in love ang person mo dito, collective. No? Stay in love. Okay, kahit mentally ill siya, ikaw pa rin ang love niya. Winner ka dito. Winner ka dito. Winner na winner. Let's see kung ano pa. Kaya naku, huwag kang bibitaw. Oh, social media. Ni-stock ka nito, collective. No? Ano to? Tinitingnan ka niya, ina-update ka niya sa social media. Pero I'm not sure kung still activate ka or still friend mo to sa social media. Pero andun yung doon siya kumukuha ng update sa'yo sa social media. No? We also have, wow, Leo. So malamang is Leo, is siya yung girl, no, or yung person ng person mo, which is napaka-selfish. Tingin ko. Kasi hindi dito yung word na selfish. Wow! Naku, nagkakagulo na sila. Nagkakagulo na sila, bebe. Nagkakagulo na sila. Dahil nga dito sa realization itong person mo na, alam mo yon na parang may mali. Merong nangyayaring hindi maganda sa kanya na parang hindi na siya yung gumikilos. Na siya mismo is parang duda na sa pagkatao niya na hindi naman niya ginagawa. Yung bakit ngayon is parang gano'n siya, parang siyang disusi. No? Ganon. Love it. So now we have the share. Ano to? Share gifts and abilities. Okay, so meaning meron tong something spiritual din. Maybe ito is connected din kay God. Kaya hindi to pababayaan ni God. Hindi ito babayaan ni God. And siguro na po nahihiring, naririnig nyo po yung mga
message tone ko. So that's a confirmation, no? At talagang ito is talagang, alam niyo yun, in pain, no? In pain na rin siya. Natin kung ano pa. Okay, so ikaw daw ang strength niya. Ikaw collective ang kanyang strength. Ikaw ang kalakasan niya. Na kailangan niya lang talagang, gusto niya lang matigil kung ano man ito nangyayari sa kanya. Gusto niya lang maggumaling. Gusto niya lang matigil. Gusto niya lang umalis kung nasaan man siya ngayon. Okay? May good news! My God, ano kaya itong good news? Let's see kung ano yung good news na yan. Etong ano mo na to, itong person mo na to talaga, is not into material. Nagkataon lang na ito is may kaya sa buhay. No? Pero hindi siya materialistic na tao. Simpleng tao lang siya. Kaya niyang makijive kahit na ikaw ay mahirap, mayaman. Kaya niya sabayan ng lahat. Cowboy. No? Cowboy. Meron siya nito pero hindi siya materialistic na tao. Meron siyang big sum of money pero alam nyo, hindi siya yung ganitong tao. Yung makasarili, ganyan, no? Talagang ito is generous kung generous. Okay? Pero, ito yung isa sa dahilan kung bakit siya ni love spell or bakit siya nilagyan ng black magic ritual. No? So, yan. Okay? Ang sabi niya sa'yo is please stay. Okay? So, please stay lang and meron siyang confession to make sa'yo soon. Okay? So, ito na yung mga pagsisisi moment. No? And kailangan mo mag-stay. Okay? So, there's also a family member involved dito sa nangyayari. Meaning, hindi lang isang tao ang gumagawa ng love spell. Meaning, it's a family member or isa sa family member ang gumagawa. No? Diyos ko, sa larangan ng pera talaga naman. Okay. So, itong person mo is power. Meaning talagang ito is super connected kay God. Kaya ito is tutulungan niya tayo. No? Tutulungan siya ni God na makaalis kung saan man siya nararoon dahil hindi niya deserve na magstay doon. Okay? Amen, 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 amen. Okay, so last shuffle. Time to celebrate. Kilig, kilig, kilig. Magsa-celebrate tayo, madam. Oh, winner na nga na to ni God. Kung sino man yung gumagawa sa kanya, yung family member na yan, yung Taurus energy na yan, Aquarius energy na yan, and also, I think may Leo ako eh. Leo nga ba yun? Yes, Leo. Winner na nga na siya. Winner na nga na ito ni God. Okay? God is with us. God is good. God is so good. God is so powerful. Amen. God is with us. Sama natin siya sa laban. Kaya tuloy ang laban. Okay, so we have the overcome. Pero bago ito bumaba, ito muna. Okay, so this is you are, ano yan? You are jealous, collective. Of course, normal yun. No, pero ma-overcome mo yan kasi nga meron celebration, mananalo tayo dito, mananalo ka dito, claim it, claim it, claim it. Okay? So, tingnan natin dito sa cosmic card. Walang po tayo dito ng three cards. Walang po tayo ng three cards for you with love, collective. Ayan ako. Antay-antayin natin ang pagbabalik ni Romeo at Juliet. Yung ano, love team. Okay? Okay. Kuha po tayo ng ilang cards lang. 1, 2, 3. Okay. So, first card natin is... Oh, love spell talaga, 'di ba? Bonggang-bongga. 'Di ba? And ang gumagawa nga is Cancer, Scorpio and Pisces.
Okay? So, yan ang gumagawa and ginagawa ang ritual every full moon or ginagawa to kada gabi. No? Every night is ginagawa to. Okay? And what's this? And you will be traveling soon. For what I know ngayon po, no, is talagang alam kong for a vacation ka. No? Pero ito din, person mo na to is naandun din sa for vacation. Pero babalik at babalik na to soon. Soon, very, very soon is uuwi na to. Or babalik na ako saan to nang galing. Okay? So, this is a confirmation na talaga merong love spell si person. No? So, ang maganda lang dito is alam ko at kumbaga maging kampante tayo dito na talagang makukuha natin at maibabalik natin yung dating pagmamahalan nyo dito, no? Konting ano pa, konting pukpuk pa, konting ilang mga ilang tirikan pang kandila to, mga ilang orasyon pa to, then andun na tayo sa pagkakaroon ng victory. Okay? So, hoping na this is nagkaroon ng ano ba yun, kasagutan do sa mga katanungan mo kung ano na yung update sa baklasan natin, ano? So, maganda naman siya. Ang kagandahan dito, ang pinakagusto ko na bumaba dito is yung winarningan siya ni God, no? Na ito. Ito yung pinakagusto ko. Kasi pagka ito ang lumabas, kakampi natin ng Diyos. So, magagamot at magagamot to. Okay? So, let's do it. And let's keep on praying, stay connected kay God, then everything will ano put into place i-let go, let God natin pa rin yan, no? Pero andun yung talaga, syempre kailangan nasa Diyos nga ang awa, nasa tao ang gawa. Okay, so hindi tayo lagi lang support kay God. Okay, so that's the reading, that's your reading dito collective, hoping na napasaya naman kita kahit papaano dito sa reading mo, no? And tuloy-tuloy lang natin yung gamutan. Okay? And maraming salamat po sa mga nanood, nakinig ng aking reading, ng personal reading, ng private reading na pinayagan po ako ng aking client na maipost po to or maishare po sa inyo. Syempre po, hindi ko na po kailangan i-mention ang kanila mga names for security purposes, no? So, yan po. Kung sino po ang gusto magpa-book or magpa- reading, no, just andyan po yung description box, no, sa wall or sa YouTube na pwede nyo pong pindutin, then andun po yung contact details ko. So, paano na lang po kayo, paset na lang po kayo ng appointment. And again, second week ng December is maglilimit na po ako ng accept ng ano ng reading kasi po magpre-prepare po ako for holiday season. Okay? So, before po mag-Christmas and New Year is maglilimit lang po ako ng tanggap ng reading. Siguro po 3 to 4 four persons lang po tatanggapin kong reading. Pero sa healing po, okay lang po. Wala po akong, hindi ko po pwedeng tanggihan ang healing. No? Pero po sa reading po is magkakaroon po ako ng limit. Okay? So, maraming salamat po and God bless us all. Bye!